Friday na naman at may bago tayong video. Ang video natin ngayon is sa industrial. Gumawa tayo dito ng flooring. Actually, ang ginawa natin dito is assistance. So, para sa mga hindi may alam, dito may contractor tayo. Tapos si contractor, gusto nila, sila yung gagawa, bibili lang ng materials. Pero hindi sila marunong or hindi talaga sila magaling sa self-leveling. Ang ginawa namin dito is may tinatawag tayong assistance. So, dito, nag-rent sila ng machines namin para sa surface preparation. Bumili sila ng materials para sa 160 square meters. Tapos, may kasama na yon na assistants namin. So, dahil sa pagrenta nila ng machine, may taong kasama doon na tuturuan yung mga tao. So, for example, kayo as a contractor, gusto nyong on-site training, pwede yun. Mapag-uusapan natin yun. Just contact us, bibili lang kayo ng produkto, tapos iti-training namin yung mga tao nyo on-site. Okay, so madami nang matututo na kayo kung paano and matatapos nyo yung project. So, para sa mga nag-aalangan dyan na bumili ng materials or mas gusto nilang may mga tao silang gustong matuto or mag-apply, just contact us. Mapag-uusapan natin yan. Okay, so simulan na natin. Ang kulay na gusto nila dito is self-leveling gray. Gray siya. Mostly sa mga industrials, gray yung mga pinipili nila. Either gray, beige, green. So, may mga common colors tayo kasi matibay talaga siya sa dumi. Magandang tignan, tsaka maganda yung bato ng ilaw. So, I suggest din, subukan nyo yung self-leveling gray. Okay? So, nagsimula tayo dito. Yung nag-assist sa kanila, from our team, nagsimula sa surface preparation. So, again, nag-rent sila ng machine. Tapos, mula doon, may kasama ng tao, tapos in-assist sila. Nag-grinding yung sahig, surface prep tayo. Tapos after mag-surface prep, dyan na, nagsisimula na. So again, ang mapapahiram lang namin sa inyo is one personnel or two personnel the most. Tapos, kailangan puro tao na nila. So yung tao nila, yung mga employees nila, yun yung nag-a-apply na. So more on assistance na talaga yung personnel namin. Okay, so nagsimula tayo sa pagpa-primer. Sa pagpa-primer naman, ginamitan nila ng squeegee, tapos binakroll natin ng roller. Then after mag-primer, tinuruan na din natin sila kung paano mag-full putty. So yung full putty is minasilyahan yung buong sahig, gamit din yung products natin, yung self-leveling epoxy na may patching compound para sa epoxy putty. And after nun, after mag-cure ng epoxy putty, nag-spot putty naman sila. So sa spot putty naman is yung mga, may mga parts na, for example, may mga cracks pa na lumitaw after ng full putty or may mga malalalim pa, is pa-spot putty natin yan. And after that, yun, mag-ano na tayo, mag-top coat na. So, self-leveling top coat. So, sa top coat, may mga nag-roller, may mga nag-spike roller, may mga nag-halo. Yan, kasama lahat yan. Matututunan yan ng mga personnel nyo or kung sino mang contractor, matututunan yan habang nag-a-assist kami. So yun. So ang suggestion ko lang, if ever na gusto nyo magpaturo on-site kung may mga projects kayo, contact us. Mapag-uusapan natin yan. And don't forget, sa mga nanood ngayon, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe to our Facebook and YouTube channel. Sa Instagram din nandun kami. TikTok din. Mapapanood nyo tayo doon. Okay. So yun. Sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo today. And hopefully, in the future, we can work together and assist namin kayo sa mga projects nyo. Yan. So, all I can say is, mapapamajestic ka sa ganda! Thank you pala
sa pag-comment sa ating mga video. So binabasa namin 'yon and ito. Thank you kay Sir Natoy. Wow, nice 'yan. Kay Albert Joy, pwede ba sa hagdan 'yan? Doing metallic epoxy. Yes, pwedeng-pwede po. So pwede niyo i-do it yourself 'yan. Tapos pwede yung design and then flow from sa taas pababa. Kayang-kaya po 'yan ng metallic epoxy. Joel Ramas, scratch free po ba yan? So lahat naman yung scratch sa scratch free, scratch resistant lang po talaga siya. So in time po talaga mababawasan natin, mababawasan yung gloss ganyan. Pero in time naman yon, pwede natin mag-apply ng reapply tayo ng clear coat para lahat bumalik yung tintab niya, yan mga ganyan bagay po. At tapos kay Francisco Jr. Sir, how much po ang labor materials ng 60 square meters floor area? Okay, so dito, di ba bago talaga yan, depende kung saan yung location nyo, kung ano yung condition ng flooring nyo. Ang pinakamaganda po dyan is mag-message po kayo sa Facebook namin. Doon sa Facebook page po namin, may mga sasagot po sa inyo doon. May mga certain questions na natatanungin, like for example, kung saan yung location, kung ano yung condition ng floor, kung ano yung design na gusto nyo, para lalong makater namin yung exact price para sa inyo. So may mga questions tayo dito. Ano yung ginagamit nyong roller? Okay. Sa pag-a-apply po ng metallic epoxy, importante din po yung roller. For example, sa mga countertop, pwede tayong gumamit ng mga foam roller. Kasi yung mga cotton, may himulmul yan. Sa mga flooring naman, lalo na sa mga top coat, dito masela na tayo. Ang ginagamit natin dito is fine satin roller. Yan, nabibili yan sa Lazada. Pwede nyo din kami kontakin para dun sa mga roller na yan. And gumagamit din tayo ng spike roller, lalo na dun sa mga self-leveling na malalakihan, ginagamitan natin ito ng spike roller kasi kahit sinormulate namin na less bubbles yung resin natin, hindi mo din may iwasan na may mga iilan-ilan na lumalabas. So malaking tulong yung spike roller. So again, foam roller, fine satin roller, and spike roller. Yan yung gamit natin. Okay. Tapos, ano yung gamit yung shoes pang apak sa flooring? So, ang ginagamit namin dito ay tinatawag na spike shoes. Okay, itong sa spike shoes, makikita nyo sa Lazada or kontakin nyo kami, mabibenta namin kayo dyan. So, yung spike shoes ay ginagamit, for example, basa pa yung sahig, kailangan natin balikan or magdadagdag tayo ng design. Itong spike shoes, ito talaga yung pinaka-importante para makatapa ka. Dahil maliliit yung spikes niya, so, pagka dahil self-leveling din yung epoxy natin, pagkaalis mo nung spike shoes mo, babalik din yung self-leveling. Okay? Yeah. So, sana may tutunan kayo doon, ha? And thank you nga pala sa panunood. Again, pagka gusto nyong may mga questions kayo, don't forget to like, comment, and subscribe. So, sa comment, pwede kayo mag-comment dyan ng mga questions nyo, masasagot namin sa mga next video namin. Pwede kayo mag-iwan ng mga purple heart para ma-shoutout namin kayo sa next video natin, okay? So, babasahin namin yan before tayo mag-launch ng susunod na video. And, yun! Don't forget to like, comment, and subscribe to our Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. So, may notification bell din sa YouTube para, for example, kada may bago kami labas, may mag-notify sa inyo. Okay? So, see you next week and mapapamajestic ka sa ganda!